Alam nyo ba, mga ka-taxpayer kong mahal, sa dami-dami ng mga taong tinutulungan ko, ang ikinatatalo ng mga taxpayer, yung pagre-receive lang ng letter. Ang simple, di ba? Pero dahil sa pagre-receive ng letter, nagbabayad ng milyon-milyong taxes. Yung iba, nakakasuhan pa sa DOJ ng kriminal. So sa araw na to, pabayaan ninyong i-discuss ko sa inyo, ha, na ano yung process o procedure para hindi ho kayo makasuhan sa DOJ at magbayad ng napakalaking deficiency tax. So, umpisahan ho natin yung pag-aaral. Una, alamin muna natin kung ano yung mga taxes o mga letters na nare-receive nyo sa BIR. Ito po yun. Tingnan po ninyo sa inyong mga screen. Okay? Number one, yung notice of discrepancy. Ayan po ang itsura niyan. Number two, yun pong preliminary assessment notice. Yan po yung mga sample ng letter na nare-receive sa BIR. Ano? Number three, yun pong formal letter of demand. Ayan po yung itsura. At number four, yung final decision on disputed assessment. At yung ikalima na hindi ho nakikita ng mga taxpayer, yun hong tinatawag na initial audit finding. Ang initial audit finding po, yun po yun, ipinakikita ho yun ng mga matatalino at mga competent na mga revenue officer. Kasi ini-issue ho yan bago magkaroon ng notice of discrepancy. Yan po yung katotohanan. So, bihira ho yung gumagawa ng mga revenue officer na yan kasi karamihan ho ng mga revenue officer kulang ho sa competence. Ha? Kailangan i-improve. Meron namang Philippine Tax Academy, eh, hindi ko maintindihan bakit hindi natututo. Now, ang pinag-uusapan natin, receiving. Okay? Magre-receive lang. Napakasimpleng trabaho. So, pag may magre-receive, do-drawing ko nga, may dalawang tao. Magaling ako mag-drawing. Ito yung taong isa. At ito yung taong pangalawa. Ayan. Ayan. Siyempre, yung taong isa, ito yung revenue officer sa yung server, sa yung may dala ng letter. Ito naman, sa taxpayer, ito yung recipient. Okay, yan yung pagkakaiba ng dalawang taong to. Okay, person 1, person 2. Ang problem, itong person 2, nandito dito ang malaking problema eh. Nasa person 2 yung problemang sang katutak. Yan. Andito ho yung malaking problem. Siyempre, hindi mo naman kilala itong si person 1. Diba? So, dapat, pag nagre-receive ka, kilalanin mo muna. Yun yung unang mali na mga nagre-receive. Mapa-security guard. Mapa-sales agent. Accountant, mapamimeari ng company, yung taxpayer o yung presidente, hindi marunong mag-receive. Ang tamang pagre-receive ay ganito po. Papakita ko sa inyo ha. So, halimbawa na itong server na to, pinare-receive niya itong notice of discrepancy. So, siyempre, dito ka sa blank na gagawa. So, may dalawang, hatiin mo to, ganyan ha. Hatiin ninyo. Lagay nyo rito, delivery. Dito naman, sulat nyo, receipt. Ganon. Okay? Ngayon, yung magdi-deliver, pasulat mo yung pangalan niya. Halimbawa, ang pangalan niya, revenue. O, sinulat niya na. Apelido, officer.
Okay. Saan ka nag-uopisina? Sa BIR RDO 39. For example, ano position mo? Ha? Secretary. For example lang to. Kailan ka nag-deliver? Delivered date 9:23. Anong oras mo dineliver? Time 3:00 ng hapon. O pirmahan mo, pinirmahan. Pirma. Ayun. So, yun yung 50% tama na. Okay. Dito naman sa magre-receive. Sino nag-receive? Taxpayer, yun ang pangalan niya. Guard. Yung guard ang nag-receive. Anong agency ka? ABC Security Agency. For example, guard ang nag-receive. Anong position mo? Guard. Security guard. Kailan mo na-receive? Receive date 9:23. Anong time mo na-receive? Time 3:10 PM. Pirmahan mo. Pinirmahan. Guard. Yan ang tamang pagre-receive. May dalawang situation. Delivery at saka yung receipt. Ganun po. Ganun lang kasimple. At lahat ng yan ang benefits sa taxpayer. Kasi hindi na magkakamali yung taxpayer. Sino, kanino mo ba tinanggap? Yun ang lagi kong tinatanong eh. Kanino mo tinanggap? Sino tumanggap? Kulang. So, ngayon, nasusunod sa part ng taxpayer naman, ito kasi yung magre-receive na to. Okay, itong magre-receive na nakikita nyo rito. Dapat ito may authority. Yun. Meron siyang authority na mag-receive. Authority to receive. Kasi yung mga revenue officer, pag pumupunta sa opisina nyo, meron silang authority to serve or deliver. Meron silang ganun, sir. Papaliwanag ko, deliver. Meron silang authority to receive and to serve and to deliver. So, lahat ng tao sa BIR, ino-authorize sa specific task. Ang problema sa mga taxpayer, yung specific task, hindi ba task? Oo, gawain, task. Hindi ine-specify at hindi pinaalam sa BIR sino yung may responsibility sa ganitong klase ng trabaho. For example, sino taga-receive? So, isang malaking kamalian na hindi natin pinaalam sa BIR sino yung magre-receive ng anong dokumento. So, ang susunod na lecture ko, ituturo ko sa inyo, sino ba yung dapat mag-receive? Security guard ba? Yung receptionist, yung secretary? Para hindi magkakamali kung paano ipareceive. So, meron tayong mga dokumentong gagawin. Available ho yan. Kung gusto nyong makakuha ng ganun dokumento, ha? Andiyan dyan naman po yung telephone number ko. Nakikita nyo sa, ayan, sa gilid. Ayan, telephone number ko, tsaka email, website. Nag-rotate ho yan. So, pwede nyo akong puntahan. Gagawa ko ho kayo exclusively customize at template para lang sa opisina nyo. Para hindi nawawala, hindi nagagamit yung mga tauhan ninyo laban sa inyo. Kasi ganun ho nangyayari madalas. Laban sa inyo, ginagamit yung mga tauhan nyo sa pagre-receive lang. Again, papakita ko sa inyo ano ang tamang pagre-receive. Ganyan po, ang tamang pagre-receive, hatiin nyo yung dokumento kahit na wala ho kayong rubber stamp. Ganyan lang po. Pero mas maigi sana kung meron kayong rubber stamp. Kaya ako ginawa itong video ito kasi daming aang-aang-aang-aang-aang eh. O huwag nyo kalimutan yung panoorin yung mga video na akma para sa inyo. Napakadami ko ng video sa YouTube na pwede ho ninyong pag-aralan tungkol sa taxation. Mga 400 plus videos na ho yun. Sana makatulong po sa inyo.
With that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.